Ayan, no? May statement po si VP Sara Duterte. So, ano po yung mga statement niya? It's all about herself, no? Wala man lang statement sa mga nasalansa ng Bagyong Karina. So, binatikos ito ni, ano, ni Gracio. Kilala niyo ba si Gracio? Siya po ay isang poet writer. So, sabi po ni poet writer na si Jerry Gracio, sabi niya, may open letter kahapon. May statement na naman ngayon. Araw-araw na lang, may pa-statement si Sara. Hindi tungkol sa mga binagyo at binaha. Hindi tungkol sa mga problema ng bayan. Tungkol lahat sa kanya. Oo nga naman, pansin nyo guys, attention seeker ba siya? Na lahat po ng kanyang ano, mga statement ngayon ay puro sa mga sarili niya. Para sa mga sarili niya, siya ba ang doon na ba umiikot ang mundo, no? Kay Sara Duterte. Napaka-spoiled brat naman ng taong ito, itong public official na to. Ang mga ini-issue niyang statement ay para sa kanyang pansariling interest. Diba? So, ganyan po ba ang dapat behavior ng mga public service ng mga politician? Ito po ay nag-ambisyon na maging pangulo sa susunod na 2028. O nag-aambisyon na maging pangulo, 'di ba? May mga destabilization, hindi natin alam kung sila ba ang nasa likod nito. Pero of course, pag may mangyari sa kay PBBM kasi, siya po yung designated survivor. Siya nga po yung susunod na maging pangulo if ever, 'di ba? So 'yun. Bakit puro pa statement para sa sariling interest ang nilalabas niya? Ba? So, napakasarili naman ng Vice President Sara Duterte na to kung pagbabasyan yung mga statement niya. Puro sarili, puro kanyang sarili, puro kanyang sariling interest lang ang naiisip niya. Sabi niya, mahalin ang bayan para sa Diyos at bayan. Diba? Nagagamit pa ang pangalan ng nasa itaas. Lagi pong inaakibat yung para sa Diyos at bayan. Pero hindi naman niya magawa ng tama. Kulang sa action. Kumbaga, puro pa-cute. No? Pa-spoiled brat nga talaga si VP Sara Duterte. Diba? Kung ganito po yung ating magiging presidente in the next 2020 election, aba, mag-isip-isip po tayo. Puro ka-spoiled bratan ang nangyayari. No? Pa-statement. Nung kapanahon, ng panahon ng kasagsagan ng Bagyong Karina, nasaan siya? Nauna pa po siyang umalis. So may mga memang lumabas na Bagyong Sara, lumabas na sa Philippine Area of Responsibility. Wala man lang delikadesa, nasaan ang pagmamahal sa bayan? Of course, napaka-importante na ang presensya mo, no? Sa mga ating mga kababayan, ang tunay na leader ay nasa on the ground pagdating po ng mga kalamidad. Napakaganda po yun na maipakita po natin ang ating simpatya sa ating mga kababayan. Isa po yun na kailangan, nandun po tayo, nakikiramay po tayo, no? Karamay po natin dapat ang mga matataas opisyal sa pagharap po natin at paglaban sa kalamidad, diba? So, hope yung mga kung sino man po ang umiidolo kay VP Sara Duterte, aba, time nyo na po mag-isip kung ganyan po ang ihalal nyo po na pangulo sa susunod na eleksyon. O kung gusto, yan po ang gusto nyo na ipalit kay PBBM, no? Aba, mag-isip-isip po kayo kung ganyan po ka-irresponsable ang susunod na magiging pangulo ng bansa, no? Nasa labas ng bansa habang binabagyo ang bansang Pilipinas.